Amin. Mana kasih banyak untuk Dios. Praise the Lord. Haleluya. Ayan. Sumigaw. Ayan. Yeah.
di ka matatakot sa mga araw mong dumating. Kahit na mabuhay sa ibarapanang sa libong tao, sa iyong paligid at bilang ng patay maging isang buhay. Di ka matatakot at natitiyak mong di ka maan. Ika'y nagmamasinit sa patuluhod iyong mamamasdan. Iyaw ko sa sabahay makikita mong pinarusap sapagkat siyo ay ang iyong ginawang tagapagsanggala at ang pinili mong mag-iingat sa iyo ay kataas-taasan. Di mo aabutin ika'y mapahamak at walang daratan kahit natukuling mga paghihirap sa iyong tahanan. Susubuhin niya ang maraming anghel sa iyong susubaybay kahit sa ang dagoy kay paparoto niyang iingatan. Sa kanilang banal ay itatayog at sinag magtatakas na hindi nasaktan ang mga maamog sa batong batas. Kahit ang tapakan mo ay magaliyon, ahas na mabagsik. Di ka maano sa mga serpente at iyong mababalis. Ang sabi ng Diyos, akin iligtas ang kapal sa akin. At iingatan ko ang sinumang tao ako'y kikilanin. Pag sila'y tumawa, laging handa ko na sila'y pakinggan. Aking sasamahan at kung mahilay ay sasagluruan. Aking ililigmas at ang bawat isa ay pararamayan. Sila'y titikir ko at kagandit palaan ang mahabang buhay. At nakamit nila, nagtatamhin nila'y kaligtasan. Maaaring ipinig ko ang langit at hindi mo makakagulan. Maaaring magpadala ko ng balang pagsalandain mo kay ito. Maaaring palaganapin mo sa aking bayan ang sado. Ngunit sa sandali, ang bayan ito na aking pinili ay magpakumbaba. Manalangin, hanapin ako ang talaga ng kanilang kasamaan. Diringgin ko sila, patatawarin ko sila, at ibabalik ko sa kanilang lupain ang katiwasayan at kasaganaan. Ito ang mga salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Praise God! Malakas ang palakpak para sa ating Panginoon. At mga kapatid, tayo muna magsipo sa mga halik. Para minanay ko natin sa Father, tayo muna'y dadako sa kapapalit. Ayan ako. Upang pakinggan natin ang mga ginawang kahangahan at bagay ng Diyos sa ating buhay. Amen, amen. Amen? Amen. Tunay na napakabuti ni Yahweh. Bawat isa sa atin, may plano ang Diyos, may purpose po sa ating mga buhay. Kaya po, sa mga biyaya ang ating natatanggap sa kanyang mga himala at kaparaanan, parapan po lamang na siya ipagsigawan. Ipagyabang. Amen. Ipagkwento. Amen po ba? Paranglan. May Diyos na langit tumutugon sa ating mga panalangin. Amen? Amen. Brother Bain, halika magpatutuo ka sa kabutihan niya. Ito po, si Brother Bain, ang ganyan may bahay, naroon mapungay si Cecil sa hospital. Para po natin si Yahweh ang siya. Mapagpala ang hapon po, Brother Bain. Ano? Ano masasabihin ko? Ay, adilo. Sa tulungan po, parang may po. Alam niyo po, sa pinagkaraan ko na ito pa rin, talagang kung sasamin ko ang natawaran na Diyo, may pagkaraan po. Ito po ay, hindi ko sabi ko ito po ay, sa pagsubok mo. Dahil po, sa mga hindi lang ang kalabang po, ang aking asawa po ay magdadalong po na po sa hospital. Sa ngayon po, sa Liverpool, 2 months na po kami,
ngayon lang po ako nakababas sa dahilan na ang asawa ko ay gusto-gusto agang makadalaw. Kaya sabi nga niya, sana po ay bago mag-anibersary kayo, makalabas na tayo. So, sabi ko naman, ayaw mo makalabas tayo kasi sa mga kapatid natin. Napakadami ka kung ano, nagkakasakit pa sa iyo at sa akin. Sabi ko. Pero sabi niya, so, positive siya eh, positive na siya ay makakalabas. Pero, ang totoo niya lang yung doktor, nung isang araw sabi niya, Mrs. Solomon, medyo malapit ka ng makalabas. Ang doktor. Sabi ko sa mga sabi ko na baka ko ay makakahabot tayo sa universe. So, sa kwan ko, sa habang ng panahon na kami ay nasa hospital, ang totoo ko talaga po, marami po nga, marami kami nga, marami pinapakita ng Panginoon na parang sasabihin ko na lang ito ay araw sa amin. Sabi ko, alam ko, Lord, kapo, napakadami namin karong pag-uulong po sa inyo. Huwag nung nasabihin namin na kami nag-lipon, pero napakadami pa rin. Kumbaga, hindi pa, hindi pa talaga, hindi sapat, hindi pa sapat. Kung sasabi ko, hindi pa sapat, hindi pa ako. Kasi po, ang totoo niya, dahil po ay tulad nga niya po na may trabaho pa. So, hindi kami nakakapag-focus talaga. So, focus pa rin siya sa kanyang trabaho. Although na ang trabaho niya very stressful. Siya isang teacher. So, sabi ko, siguro mama, yung kapag-ipagitain ka mo, bagay, yun din siguro ang huli ng Panginoon ka kung napalat ka mo, ikaw ba ikan, mag-resign na kung hindi ka pa pwede ka kung mag-retire. Kasi, parang nakikita ko ako talaga na kulang yung ating panay, yung ating panglingkod sa Panginoon talagang hindi sapat, sabi ko. Kaya sa napagkasuntuan namin na may awang Panginoon at siya'y nakalabas, siya ay magpawahin na po ng kanyang retirement. Yan talaga na bumuo na sa kanya nga walang na ulo na siya ay medyo masama pa sa kanya nga kwan loob na mag-retire na siya. Pero yun talagang kwan ngayon talagang gusto na talagang ganyang magkwan mag-retire talaga. So alam niyo po sa pangangili namin sa hospital, napakarami po, napakarami na ipinapakita ng Panginoon talaga na kwan na tulad na po sa pangangili namin hanggang na isang araw doon sa room namin, kung hindi siya, sa puno po yung namamatay na mga karumit namin doon. Na, ang ibig mo sabihin po doon na pinapakita ng Panginoon na maganda po sa sabi ni Lord, siguro eh, ganyan talaga buhay. Isipin niyo po, kausap niyo ngayon. Halimbawa, katabi niyo po doon sa bags, doon sa hikaan. Eh, nag-gumit doon pa kayo, eh, yung pala po kasi bigla na lang po siya pala na mawawala. Kaya sabi ni Lord, yung ganyan ang buhay na bukas, hindi mo masabi kung ano ang mayroong bukas. Kaya talaga, kwano to. Kaya sabi na ni Sisili, puno na ang asawa ko, ang puno niya, mas malakas po ang loob sa akin. Pero, pag ano lagi mo nakikita niya, parang huwag niya siya, kumbaga eh, nagkakaroon na rin siya ng kontahin na takot na nakupan, nakapasa tayo. Ano ba ito eh, ang nakasakas kapon niya, ni patid niya pa rin mamamatay. Sabi ko naman sa kanya, ayan kakay pinapakita ng Panginoon na ang buhay ng tao kako eh, isang kung nagkala kako eh, talagang nakapan, kung talagang gusto ka ng kunin ka o ay kukunin ka.
Susah kemungkinan di hospital datang, apakah kami namin mula? Maraming nga kumbagay natututunan, di ba? Kumbagay mismo nga sa'yo mismo nagkakaroon ka ng araw pa at ganito pa lang buhay ng araw. Ano? So, yun nga, sabi nga ng doktor, malapit na rin kami lumabas. Ganon eh. Salamat sa Panginoon. Salamat sa dasal ng ating kapatiran. Sabi ko, marami kasing nagdarasal para sa atin. Sabi ko, yun na po, hindi ko na po habaan po para man na yan. Napakadami kong araw tayo na pinapakita ng Panginoon talaga. So, ito siguro na bangga. Ano nangyari kay Sisil, masasabi ko na ito ay ako ito na yung pagsubok, ito na yung calling siguro ni Lord para siya, kami ay mag-focus talaga sa kwan. Kasi po, masasabi ko talaga na hindi pa kami ano talaga, hindi pa kami calling sa kay Lord talaga. So, yun lang po. Napakadami po po kaya lang po ikaw, makamahala po po na ito. Maraming salamat po. Please, Yahweh. Kasi gamang kalapakan para kay Yahweh ang siya. Kaya pinagalitan mo na dito. Kaya pwede po bang itaas natin ang ating kaway tumupo sa kanya? Kaya po ay makasitay. Kaya po dito dahil. Kasi wala naman po dito si Sister Cece bakit po nasa naman po sa pamamagitan po lamang po ninyo ay ano pong